gaano nga ba karami ang mga botante mula sa sekta at gaano ka-importante ang endorsement nito sa eleksyon. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongo. Sa ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo. Sige lang, basa lang. Ang tambal ng Marcos Duterte na ang dadalhin ng Iglesia ni Cristo sa darating... Basa lang ng basa. Hindi, alam mo, ito ah, walang comment. Ah, walang biro ho ah. Sana ho yung ano, yung bibigyan ko kayo ng suggestion. Etong team ni, eto ah, dapat to, pagka mga ganitong advisor, hina-hire nyo na ako. Oh, ah, bibigyan ko kayo ng ano, advice. Etong team ni, pangalan nito, ni Da Junior. Gumamit to kayo ng in-ear monitor. Alam nyo yung in-ear monitor, nilalagay sa tinga ng mga artist, ng mga songer. In-ear monitor, ha? Pwede kayong gumamit niyan, tapos may nagsasalita na lang kung ano yung sasabihin ni Marcos para hindi puro pagkakaisang sasabihin niya. Susundan na lang niya. Kunwari, magsasalita siya, o, ganito. Ang plano ko sa ekonomiya natin. Tapos sasabihin niya, ang plano ko sa ekonomiya natin. O, diba? Tapos sasabihin niya, ay bigyan ng trabaho ang bawat Pilipino at itaas ang sahod na mamamayang Pilipino. Ibigyan trabaho ng ano, o, di ba? Eh kung siguro ganun ang ginawa ninyo, at least hindi lang ho pagkakaisan sasabihin. Mahina pala itong mga team ni ano, ni Marcos sa paligid niya eh. Eleksyon. Opisyal na kasing inanunsyo ng sekta na ang mga pambato ng Unity Team ang iniendorso nito. Agad naman nagpasalamat sina Bongbong Marcos at running mate nito si Davao City Mayor Sara Duterte. Sisikapin po namin na ang tiwalang ipinagkaloob nyo sa aming tambalan ay magbubunga ng tunay na pagkakaisa ng mga Pilipinong nagmamahal sa Pilipinas. Ah, yun lang ang problema. Tama ka, JR Magtago. Yun lang ang problema. Kung sino ang bubulong sa tenga niya? Si Amy ba yung asawa niya? Kasi dalawa daw silang coach eh. Sa team nila eh. Si Amy at saka yung asawa niya, magkaiba daw na sinasabi. Hindi, pwede naman siguro dalawa yung in-ear monitor, di ba? Meron sa kaliwa, meron sa kanan. Ang bumubulong sa kaliwa, yung asawa niya, yung sa kanan, bumubulong si Amy. O bahala na lang si Da Junior kung sino yung babanggitin niya sa speech niya. Kung sino yung susundin niya sa speech. Yung si Amy ba o yung asawa niya. Sa totoo lang, pero kung ako ang tatanungin mo, syempre yung asawa. Mahirap naman na pag uwi mo sa bahay, wala kang tutulugan. Diba? Kasi hindi mo sinod yung asawa mo. At walang anlilangan na sama-samang haharap sa mga pagsubok na daraan sa paghanda ng magandang bukas para sa ating mga kabataan. Ang pagpili sa amin ni Apo Bongbong Marcos bilang mga kandidato na inyong sinusuportahan sa pagka-presidente at vice-presidente sa darating na halalan ay isang malaking karangalan na may kaakibat na hamong nakatuon sa aming... Tanong natin kay Gadon kung anong masasabi niya, di ba? Gadon! Anong masasabi mo hindi kayo nindorso ng Iglesia ni Cristo? Bobo ho ba ang Iglesia ni Cristo o hindi? Hindi, di ba? Oh, wala ako sinasabi sa Iglesia ni Cristo, ha? Kasi oh, si Gadon, basta hindi pabor sa kanya, ang tawag niya bobo. Oh, tanong natin kay Gadon. Gadon! Gadon! Ano ang tawag ninyo sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo at hindi kayo inindorso? Matatawag niyo ho bang bobo o hindi? Hindi, ako ha, hindi ako. Kung naman merong karunungan naman ng mga taga-Iglesia ni Cristo, kaya alam, bakit hindi ni-endorse si Gadon? Magagalit si Gadon yan. Grabe kayo. Kayahang mapag-isa ang bansa. Dadalhin din ng INC ang senatorial candidates ng Unity Team na sina Jinggoy Estrada, Win Gatchalian, Mark Villar, Mig Zubiri, Lauren Legarda at guest candidate na si Robin Padilla. Habang nakuha rin nina dating Vice President Jojo Binay, Alan Peter Cayetano. Binay! Ano kayang basihan ng INC at si Binay kinuha pa, no? Hindi, eto ah. Hindi ko alam kasi sa sobrang dami ng sabit ng pamilya nito ni Binay, sa sobrang dami ng kasong kinakaharap nila, bakit kaya pati si Binay kasama dyan? Hindi, yung iba understandable. Oh, si Senator Cayetano, magaling naman yan. Ha? Si Elizar, okay din naman din yan. Si JB Ericito, okay din naman. Si Joy Villanueva. O, sige na nga, okay na rin. Si Escudero, ay okay, asawa niyan. Ba sila ni Hat Evangelista? Pwede pa bang agawin yun? Eh, biro lang ha. Hindi, kasi
Pero idol ko yan, ha? Idol ko yung si Gis Escudero, ha? Isipin mo yung edad ni Gis Escudero, tatay na siya ni Heart Evangelista, di ba? Pero ang lupit ni Heart Evangelista, nakita niyo yung kanyang photoshoot na naka-two-piece? Hindi ko nakita yun, kinuwento lang sa akin yun. Kinuwento lang sa akin, sabi, ganda nung pictorial ni Heart Evangelista, naka-two-piece, sabi. Talaga, hindi kasi ako tumitingin sa mga ganun. Ayokong tumitingin sa mga ganun. Baka magkasala lang. Ayokong tumitingin. Kinuwento lang sa akin ng kaibigan ko. Sabi ng mga girls, sabi, sir, nakita mo ba yung ano? Ganda nung ano, ha? Sabi ng mga mocha girls kasi, mga ano yan, mga maritmi. Nakita sa social media yan, eh. Kailangan laging tanong sa akin, eh. Kailangan lagi nila ibalita. Inaantay yung comment ko. Nakita mo ba yan ni Heart Evangelista? Wala ka, sir. Panis ka! Panis ka dun sa kasawa niyang politiko, sabi sa akin. Totoo, walang biro. Sabi sa akin ng mga mungo, panis daw ako dun sa asawang politiko. Tapos napaisip ako, sino may asawa niyang politiko? Ah, si Cheese Escudero. O nga naman, napanis tayo. Ilang taon na rin si Cheese Escudero, ha? Oh, di ba? Totoo naman, ilang taon na rin si Cheese Escudero, ha? Isipin ninyo, sabihin, pwede pa pala tayo. Nakakuha ng ala Heart Evangelista, no? Tuloy natin. Ano, Guillermo Eliazar, JV Ejercito, Joel Villanueva at Cheese Escudero ang endorsement ng Iglesia ni Cristo. Kilala ang Iglesia sa tinatawag na block voting. At ayon sa mga political analyst, malaking tulong din sa mga kandidato ang pag-endorso ng INC. We expect that it's a solid vote in a very tight race that would be very positive kung sino man ang kandidato. In this case, kung ito ay ang kanilang official na ilalabas, Marcos Sara Duterte, makatutulong ito to concretize yung suporta para sa Tambalang Unit. So posibleng ito ay para tagdagan ng momentum ang Tambalang Unit na Marcos Sara Duterte. In type... Ito yung sinabi ng political analyst na yon. Kasi napanood ko yung buong video na yun, eh. Medyo naputol, eh. Kasi nagtataka daw siya. Sabi niya, bakit masyadong maaga yung endorsement? Usually daw, the day before or yung last day of pagsamba. Halimbawa, yung last day ng pagsamba daw nila is Thursday. Hindi ako sure, ha? Thursday or Saturday? I'm not sure. Basta yung last day daw ng pagsamba ng INC, yun daw yung doon sinasabi. Yung ano tawag nila? Pagpili. Ng susuportahan kandidato. So, doon daw sa last day ng kanilang pagsamba. Nagtataka daw yung ibang mga political analysts na bakit napaaga ata. Diba? Sunday. Oo. Yun. Napaaga daw. Ang sabi ng iba, malamang dahil kinukonsider din nila yung OFW na votes na para mga bumote mga OFW. Uy, mga OFW natin, huwag yun antay mag last day. Baka mga delegates kayo. At the same time, hindi lang yung OFW votes ang inaanto nila. Sinasabi daw nila na malamang nakita nila na medyo tight si Marcos at saka si Robredo para mabigyan daw ng momentum, inendorso ng INC as early as now. Kasi, remember, may ilang araw pa, may Wednesday pa, may Thursday pa, diba? May Friday pa, may Saturday pa. Medyo mahaba-haba. Ang pinalalabas kuno, okay? Pinalalabas kuno ng media, ang momentum ay na kay Robredo. So, para daw matulungan ang mga Marcos na magkaroon ng momentum, inendorso daw ng INC. Ako, I'm not sure about that, ha? Pero ang akin lamang po ay hindi kasi ako naniniwala na merong momentum kay Robredo. Yes, they are loud. Maingay sila. Skandaloso. Epal. Self-righteous na mga tao na nag-iingay sa kalsada. Feeling nila ang Pilipinas ay kanila pa rin. Kaya sila nag-iingay. Yun na ang dahilan. Pero I don't think it's a totally momentum. So hindi ko alam talaga kung ano talaga ang dahilan. Pero most likely sa akin, ha, feeling ko lang naman, kinukonsider yung OFW votes. At the same time, siguro malamang yung sinasabi ng iba na medyo yung mga ibang mga pinuno ng INC at saka ibang mga membro, parang hati daw. Parang maraming, parang hati-hati daw. Merong Robredo, merong Marcos, merong Isko, may Lacson. So, para ma-settle na as early as now at hindi na magkagulo pagdating ng eleksyon at ma-consider pa rin silang block voting, sinabi na nila as early as now. Para medyo yung ibang mga Iglesia ni Cristo na membro nila na nasa panig ni Robredo, nasa panig ni Isko, mag-settle down na. Alam mo yun, medyo manahimik na kayo. At ito na ang kautusan ng ating direksyon ng ating leadership.